One year ago na since last akong kumain sa The Alley by Vikings. May mga nagbago kaya? Ito yung rates nila pero pag Monday to Wednesday, 688 yung promo rate. Siyempre, we book via Eatigo kaya nakakuha pa kami ng additional 10% discount. Every time kasi na nag-crave sa mga sushi and maki yung kids ko, dito namin sila dinadala kasi masulit. Happy ako that day kasi ang dami nilang tahong dishes, which is my favorite. Nagustuhan ko itong seafood thermidor nila. Tapos pinatikim pa sa akin ng mga kuya itong suam na tahong, okay din. May mga napanood akong reviews na okay daw yung batchoy dito sa The Alley, kaya I tried din. I like the bagnet na kasama pero yung soup, so-so lang for me. And dito sa hotpot station nila, ako pinaka nasulitan. Hindi ko trinay ito the last time I went here, kaya medyo nagsisi ako. Dito ka pwede mag-only seafoods kasi may tahong, shrimps, fish, clams, only veggies, and yung mga balls na masarap sa hotpot. Just get all the ingredients that you want and sila na yung magluluto and magde-deliver sa table mo. Nakarami ako nitong balls na may mozzarella cheese sa loob. Ang mahal kaya nito pag tinimbang by the weight dun sa mga hotpot restos, and dito only. For me, yung mga steaks sa Vikings is either hit or miss. Minsan masarap, pero itong pagpunta namin, medyo maalat yung gravy. For the dessert, meron silang big scoop ice cream, ready-made halo-halo, Ferrino's bibingka, and puto bumbong. For me, so-so lang yung mga fishballs kaya hindi ko na-trinay. Nung holiday break kami nagpunta kaya yung mga cakes nila is Halloween themed. Ang dami nilang desserts, may mga kakanin, cakes, donuts, pastries, and candies. Salad station, ang daming breads pero hindi ako nagka-carbs masyado pag buffet. Yung Chinese station nila, so-so lang for me, medyo konti. Okay na din kasi may pancit yang chow pero sa dim sum is ito lang yung choice nila. These are the canapes, ham, and pepperoni station. This is their nacho station. Drink options nila same pa rin, may mga Vida, yogurt drinks, brewed coffee, iced Milo and iced coffee, and mga juice and soft drinks. Nagustuhan ko sa pasta nila is this aglio olio. But yung pizza nila dati gustong gusto ko, now parang nag-iba yung quality. Pero big hit pa rin sa mga kids ko. They have pepperoni, creamy spinach, and 4-cheese pizza. Ang dami pang ibang food na mga hindi ko na rin na-try. Ang style ko kasi sa buffet, pakonti-konti lang ang kuha. And pag may nagustuhan ako, yun yung binabalik-balikan ko, like the hot pot. Super sulit yun for me. And super okay talaga mag-celebrate ng birthday sa buffet kasi may free cake and may performance pa from their staff. And to end the buffet, syempre coffee, bibingka, and puto bumbong. Ito yung itsura ng na-food coma. Some say hindi daw sulit sa The Alley. Pero sa family namin, gustong-gusto namin dito kasi ang ganda ng ambiance. And marami kami nagustuhang dishes.